Chinese Navy naghahanda para pasukin ang karagatan ng US at mga allies nito. Ito ay magsisilbing ganti nila dahil sa ginawang pagpasok ng US warship sa kanilang karagatan. Tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito, magriresulta kaya sa isang malawak na giyera? Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Ang China ay mas lalong nagagalit sa Amerika, mga kalakbay, mula sa paglabas-pasok ng mga warship ng Amerika sa Taiwan Strait ay ginatungan pa ito nang pasukin din nila ang isang man-made island ng China sa disputed waters sa South China Sea. Mula sa report ng Express Ku UK, sinabi dito na ang China ay inihahanda ang navy nito upang magpadala ng warships sa coastline ng Amerika. Noong nakaraan ay pinasok ng isang Coast Guard cutter at US warship ang Taiwan Strait na para sa China ay sakupan nila. Sinundan pa ng pagpasok ng USS Benfold sa Mischief Reef sa May West Philippine Sea matapos ang pagpapalabas ng China ng bagong batas ay kaagad itong nilabag ng US. Matagal na talaga ang bangayan ng dalawang bansang ito. Isa sa kasalukuyang pinakamainit na usapin ay ang Taiwan, na kung saan ang China ay ilang beses sinabi sa Amerika na huwag makikialam sa Taiwan. Pero nagbabala naman ang Amerika na aaksyon na nila kung may susubok baguhin ang status quo sa rehiyon. Sa lahat ng posibleng pagsimulan ng isang malaking digmaan ay siguradong ang nangunguna ay sa pagitan ng China at US sa West Philippine Sea at South China Sea. Ayon sa China na ang pagpasok sa Mischief Reef ay isang naked provocation para sa kanila. Dagdag pa ng China na nabigo ang patakaran ng US sa South China Sea at pasimulan ang Vietnam at Pilipinas na harapin ang China sa disputed waters. Naging labis na labis daw ang loob ng US kaya't ito'y baliw na nagpadala ng isang barkong pandigma upang igiit ang tinaguriang kalayaan sa pag-navigate at paglabag sa loob ng 12 nautical miles ng Chinese Reef. Sinabi rin ng Global Times na isang Chinese website na ang China ay naging mas malakas sa makatuwid. Ang provocation ng US sa South China Sea ay isang layunin na madiskarteng supilin ang China. Sa mga diskarte at kakayahan ng China na labanan ang tumitindi na pressure mula sa US, ang mga peligro tulad ng provocation ng US ay magbubunga ng maritime na alitan sa pagitan ng China at US at magiging mas mataas pa sa mga susunod na araw. Ang China ay nais gumanti sa US na magpadala ng warship sa coastline nito at sa mga allied countries. Ang China ay gagawa ng mga aktibong aksyon at posibleng mapapabilis ang kanilang gante dahil sa dami ng kanilang navy ship. Ito ang nakikitang aksyon ng China upang yanigin ang utak ng US at mga allies nito sa mga ginagawa nito sa South China Sea. Magkaiba ang pananaw ng bawat panig sa kanilang mga aksyon sa South China Sea. Para sa China ay isang malaking provocation ang ginagawa ng Amerika sa kanilang bansa. Pero para naman sa Amerika
ito ay isang freedom of navigation lang. Ang bangayang ito ay hindi pa huhupa mga kalakbay dahil halos araw-araw ay ginagatungan ng magkabilang panig ang tensyon. Baka sa susunod ay mamataan na lang ng Amerika na ang mga warship ng China ay malapit na sa kanila at siguradong gaganti naman ang Amerika ukol sa aksyong ito. Pag ang dalawang bansang ito ay hindi makapagpigil, ay alam na ang kasunod mga kalakbay. Una ay paunti-unting mga hindi pagkakaintindihan lang sa dagat na magriresulta sa mga kakaunting aksidente ng putukan. Pero huwag maliitin ang ganitong mga aksyon dahil posible itong magresulta sa isang malawak na gyera. Kagaya ng nangyari sa Israel at Palestine na dahil sa kakaunting nasawi ng mga Israeli ay isang gyera ang kasunod. At kahit pa sa Pilipinas na dahil sa isang putok ng barel ay nagresulta sa gyera laban sa Amerika. Pareho ang dalawang bansa na preparado sa isang digmaan. Kilala naman natin ang US na isang halimaw pagdating sa gyera dahil mayroon itong mga modernong kagamitan at biyasa sa isang digmaan, habang ang China naman ay hindi na pwedeng maliitin dahil mas lumakas na ito. Pero kahit pa nagkakainitan ang dalawang bansang ito mga kalakbay, ay mayroon pa rin akong magandang balita para sa inyo. Dahil ang China at Amerika sa pamumuno ng kanilang mga leader ay nakikipag-usap sa isa't isa at ito ay isang simbolismo ng pag-asa para sa kapayapaan. At ito ang posibleng gagawin ng China matapos pasukin ng Amerika ang isang man-made island nila sa disputed waters. Sa inyong palagay mga kalakbay, magkakaayos pa ba ang Amerika at China? I-comment lang sa baba. Ito ang Lakbay Karunungan na nag-iiwan ng mensaheng matuto sa nakaraan, maglakbay sa kasalukuyan upang mapalawak ang karunungan. Maraming salamat sa panonood.